Hey guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay magluluto tayo ng masarap na kare-kare. Simple lang ang kare-kare na ito, pero yung flavor, pack na pack. Masarap! Alright, so mag-umpisa tayo kung paano ito gawin at kung ano yung mga kailangan natin. So first off, ilagay natin yung beef sa pot. Lagyan ng ginger, yellow onion, whole peppercorn, at tubig. Pakuluan, palambutin ito. In my case, 2 hours. So, dito nakaproduce ako ng beef broth. Ito ay gagamitin natin later on. Kailangan rin natin dito ng garlic, pistachio, peanut butter, ano pa ba? Red onion for gulay. Gumamit ako ng string beans at baby bok choy. Shrimp paste, ground black pepper, cornstarch, annatto powder, asin, at vegetable oil. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, in another pot, or you can use pan, yung malaki lang, okay? Lagyan ng canola oil or vegetable oil on medium heat. Once mainit na yan, unahin muna natin gisahin ang red onion hanggang sa ito ay magiging like translucent na. Next, ilagay ang garlic. Lutuin at gisahin ang garlic hanggang sa ito ay magiging brown or mangamoy na ang garlic at onion. Next, ay ilagay natin ang shrimp paste or bagoong. So, haluin lang yan. Mga about 20 to 30 seconds lang yan. Then, lagyan natin ng siguro mga 1/4 cup ng beef broth. So, kumbaga, dinideglaze ko ito using yung beef broth, okay? Then, ilagay natin yung annatto powder. Sa annatto powder, this is for color. You can skip this kung wala kayo nito. So, halo-halo lang yan. I would say mga about a minute or two. Then, ilagay na natin yung remaining na beef broth. Tapos, pakuluan natin ito mga about 30 to 35 minutes on medium heat. So, while pinapakuluan natin yan, i-mix muna natin yung cornstarch and water para pang-thicken natin ito later. Kumbaga thickener ito later. Next, once na kumulo na yan, ilagay natin yung roasted pistachio at yung peanut butter. Importante ang peanut butter sa kare-kare. Pero kapag allergic kayo nito, you can use almond butter. I tried it before. Masarap rin. Okay? So, kung wala kayong pistachio, you can use roasted peanut. Mas recommended ko na roasted yung nut kasi may lasa. May dagdag lasa yan. Then, i-add na natin yung pinalambot natin na karne. So, ilagay natin yan. I would say mga 30 to 45 minutes pa para mas talagang malambot ang karne. Yan. Then, ilagay na natin yung cornstarch and tubig mixture. Yun na nga, pampathicken ito. Importante rin ito sa kare-kare. Gusto ko rin yung kare-kare ko medyo malapot yung sauce. And then, tikman natin ito, i-adjust ang lasa. Pero yun na nga, as sa guideline, meron ako sa description box below. I totally recommend this recipe. Masarap ang kare-kare. So, sa gulay, gumamit ako dito ng sitaw at baby bok choy. Sa sitaw, binablanch ko ito sa kumukulong tubig. 2 minutes ito. Pero sa blanching, typically 20 seconds lang. Pero sa akin, 2 minutes. So, yan. And then, sa baby bok choy or sa pichay, ang ginawa ko dito ay in-steam ko siya. Katulad ng nakikita niyo dito. And that's it. Hindi matrabaho ang kare-kare, pero time-consuming. Pero, worth it naman kasi masarap. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.